Ilang buong akala nila ay gusto lang nating lansagin ang CHR. Hindi po. Ang katunayan po ng lahat ng ito ay makalipas ang ilang panahon, nakipagkasundo sa akin ang CHR sa pamamagitan ng kanilang chairman na kung saan kinilala niya ng paninindigan kong iyon ay sang-ayon sa nakatakda sa ating saligang batas na kung saan ay sinasabi niya na lahat ng paglabag, yan mapataong gobyerno man, mapataong pribado, mga armadong pribadong mga tao, ay kinakailangan usigin, pare-parehong usigin. Hindi lamang mga pulis at mga sundalo ang maaring makalabag ng karapatang pantao. Lahat ng tao ay pwedeng lumabag o makagawa ng paglabag sa karapatang pantao. Ang katunayan po na siya nakipagkasundo sa akin ay napakikita ko sa inyo na isang amended infographics na kung saan ay pumirma si Ginoong Gascon na ito'y nakasalig sa saligang batas. Yan po ang kanyang pirma sa may dakong itaas. At ako'y natutuwa sapagkat kinilala nila na ang paninindigan yon ay nakasaad mismo at batay sa saligang batas. Kaya lang itong mga huling araw, nakapansin na naman po ako na parang bias na naman ang CHR kung ang pag-uusapan na naman ay ang ating kapulisan at mga kasundaluhan. May kaugnayan po ito doon sa pagkakaalis ng mga fake accounts yata sa Facebook na kung saan pinagsususpetsahan ng mga pulis at mga sundalo na naman ang may kagagawan ng mga fake accounts na tinanggal ng Facebook. Eh bakit po ganon? Bakit palaging bias na lamang na naman sa pulis? Paano yung rebelding grupo? Paano yung mga NPA, mga terorismo, mga grupong nag-uudyok ng terorismo at nagre-recruit ng ating mga kabataan na sumanib sa kanilang mga adikain? Yun ba ay hindi dapat na usigin ng CHR? Kasi kung mapapansin po nyo dyan sa dyaryo, ang nakabanner na naman, kapag ka daw ang mga pulis at saka sundalo ay gumagawa na naman ng paglabag sa Facebook, uusigin nila. Bakit hindi ang maging banner nila, lahat ng mga taong gumagawa ng paglabag sa Facebook, uusigin namin kayo, kayo man ay pulis, kayo man ay sundalo, kayo man ay rebelde, kayo man ay mga terror groups, pare-pareho namin kayong uusigin. Dapat ganun po ang nakabanner sa dyaryo. Hindi yung palaging nakalitaw lahat, para bang ang gumagawa ng mga paglabag ay pulis na naman at saka mga sundalo lang. Hindi po ganon. Uulitin po namin, ito pong pinirmahan nila ito na kinilala nilang paninindigan ng kinatawang ito. Lahat po ay uusigin. Ano ka man? Rebelde ka? Terrorist group ka? Pulis ka o sundalo ka? Kung ikaw ay nakalalabag sa karapatang pantao, ay pare-pareho lang kayong uusigin at aasuntuhin ng Committee on Human Rights. Yun po yung paninindigan ng kinatamang ito at yan din ang paninindigan ng ating pamahalaan. Kaya dapat po hindi ipagkakamali yun ng CHR na ngayon ay panahon na naman at nakalatag na naman ang kanilang budget. Ayaw ko nang maulit yung nangyari sa amin noon. Dapat sana nagkaintindihan na kami, tindigan na lamang namin kung ano ang tama at kung ano ang sinasabi ng ating saligang batas. Kung kinakailangan paalalahanan ko sila, kagaya ng ginagawa ko ngayon, ay manatili po tayo na usigin natin ang mga tao na gumagawa ng paglabag sa karapatang pantao, pero wala po tayong pipiliin. Wala po tayong itatangi. Lahat po ay pare-pareho nating usigin kung sila'y nakalabag. Kahit ano pa silang uri ng tao basta't sila'y lumalabag. Salamat po sa inyong pakikinig sa paliwanag na ito at sana'y muling maliwanagan ito ng Commission on Human Rights.